Bumalag sa mga pulis at nag-amok ang isang babae matapos sitahin dahil walang maipakitang vaccination card sa isang checkpoint sa Taguig. Sa gitna ito ng mga paghihigpit na sinabayan ng pinaigting na bakunahan, lalo't patuloy pa rin dumarami ang kaso ng COVID-19 sa ilang lalawigan. Yan po ang Sanib Puwersang tinutukan ni Nalay Alves at Ivan Mayrina. Puwersa, sige po, ma'am. Sige po. Can you let me? Can you stop that? You don't have the right to... Babae, force multiplier. Papunta dito. Nagwawala. Okay, mga... Please. Nagbasag ng bote. Stop. Nagsisigaw. At ibinalibag pa ng babaeng ito ang mikropono ng isang nagko-cover na reporter sa No Vax No Ride checkpoint sa Taguig City kanina. Walang vaccination card ng babae at pumalag sa mga pulis na sumita sa kanya. Bakit? It's my right not to have the vaccine. Bakit papapakote? Bakit niyo kayo nakahanap ng vaccine? I just gave birth. Kailangan ko, it's my own will. Wala nga ako, bumili ako ng pagkain, di pwede? Is this your work? Ma'am, andali lang ma'am. Bukod sa kanya, may dalawa pang lalaking walang maipakitang vaccination card. Para sa mga tulad nilang walang maipakitang vaccination card, may nakahanda raw shuttle at dadalhin pa uwi ng kanilang mga barangay alinsunod sa No Vaccine No Ride policy na ikalimang araw nang ipinatutupad ngayon. Sa pambungad na mensahe ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles kanina, nilinaw niyang hindi totoong may mga ini-issue na vaccination exemption cards. Ang patuloy pa rin isinusulo ng gobyerno, libreng pagbabakuna. Katunayan, matapos ilunsad ang bakunahan sa mga piling klinik at butika sa Metro Manila, palalawakin din ito sa Visayas at Mindanao. Isusunod na rin ang mga mobile vaccination sites para ilapit pa sa mga tao ang mga bakuna. Magkakaroon naman po tayo ng WeVax as One mobile vaccination drive kasama ang Department of Transportation at ang Metropolitan Manila Development Authority or MMDA. Sa mga susunod na araw din po ay ilulunsad na rin ng DOTR ang vaccination sites sa mga istasyon ng tren, mga pantalan, at maging sa tollways. Isa sa mga unang gagawing mobile vaccination site ang PITX sa January 24 hanggang 28 na para sa mga transport workers at commuter. 500 doses ang AstraZeneca ang ilalaan dito kada araw. Pwede ang walk-in at on-site registration ang gagawin. Ito po ay libre at pwede po kayong mag-walk-in lang sa PITX for registration. Sana po ay ang lahat ng ating mamamayan na hindi pa bakunado ay kunin po itong opportunity na ito para mabakunahan. Mahalaga ang pagpapaigting ng bakunahan sa gitna ng tumataas pa ring bilang ng mga kaso, lalo na sa ilang lalawigan. Mula ngayong araw, January 21 hanggang 31, alert level 4 na ang Kalinga, Ifugao, Mountain Province at Northern Samar. Nadagdagan din ang areas na isinailalim sa alert level 3. Mataas na po talaga ang kanilang mga kaso, ang kanila pong healthcare utilization ay pumalo na po more than 70%. Nakikita po natin na medyo nahihirapan na po ang mga lugar na ito, that's why the decision to escalate them. Ayon sa Octa Research, kabilang sa mga lugar na mabilis na pagtaas ng mga kaso ang Cebu, kung saan posible raw pumalo ang mga kaso sa 1,000 per day sa katapusan ng buwan. Sa Metro Manila, base sa Octa Projection, posibleng magtutuloy-tuloy ang pag-aba ng mga kaso. Sa katapusan ng Enero, posible raw bumaba sa 2,000 daily cases, 1,000 daily cases bago ang kalagitnaan ng Pebrero, at 500 sa katapusan ng Pebrero. Pero ayon sa DOH, sinusuri pa ang sitwasyon, lalo't may unreported cases din. Marami po sa ating kababayan gumagamit ng antigen test, kung saan marami sa ating mga kababayan hindi na nagpapatest at nagpapa-isolate na rin. Kaya po kami, nag-iingat po kami sa pagdedeklara ng pagbaba ng kaso. Lay Alves, Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Horas. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.